Punta tayo sa isang auto shop para magtingin ng... So, ayan, tinitingnan nila yung motor. Pogi kasi. Why you still looking at me? Good morning mga sir, mga ma'am. Good morning guys, Chili Rides here and welcome back to my channel again. Today pupunta tayo sa isang moto shop para magtingin ng moto wolf. Kasi kailangan ko ng moto wolf pag nagbabiyahe kami. Kasi masyado akong matandaan sa daan. Magaling kasi ako magtanda ng daan, kaya kailangan ko yun. So hindi, kailangan ko talaga yun kasi mahirap magbiyahe ng malayo pagka wala kang map. Mahirap mag-tsamba ng daan, lalo na pag malayoan na yung hindi mo kabisado yung lugar. I hope na meron pa tayong malagyan dito sa unahan kasi may secondary camera pa ako dito sa harap and hindi ko alam kung siguro pwede dito sa tapat na to. Eh, tingnan na lang natin kung anong paraan yung mga gawa nila. And sana merong available na yung nakakalamp lang. Or pwede siguro dito sa may side mirror. So, kasama ko si Ride with Dumpy. Naiwanan ko na siya kasi medyo mabagal siyang gumalaw eh. Sobrang bagal gumalaw. Ha! Pero susunod naman siya. Alam naman niya yung daan. Kaya short ride lang naman ito. Malapit lang ah. Doon din ako bibili ng Moto Wolf. Kasama si Ride with Dumpy. Ang bibili niya kasi is yung may charger. Saka magpapatakid din siya ng voltmeter. Ayoko kasi magpatakid ng may charger kasi delikado kasi guys sa battery. O kasi diba nakaano tayo, big bike, ayoko namang magtakid ng kung ano-ano sa battery nito kasi mahirap yung pag nasiraan. Maintenance, so nang una maintenance, medyo mahal, diba? Kapag nasa biyahe and then magkaroon ng short circuit, napakahirap gumawa ng paraan na mahirap sa pyesa. Hayaan na lang natin si Ride with Dump yung maglagay. Total naka-scooter naman siya and minsan kasi ginagamit ko din yung motor niya. Hindi naman minsan, malimit kung gamitin yon. Although meron akong isa pang scooter na AC Ride 150 and isang motor na TMX. Mas gusto ko kasing gamitin yung yung Kymco 150. Kasi sulit eh. Bilis. Napaka-smooth, napakagandang drive-in. I hope na merong ding kulay gold dun. Kasi nahilig ako ngayon sa gold eh. Ano, traffic na ngayon ah. Meron. Okay. Kasi merong mga may naglilinis ng mga tatanggal ng mga down sa tabi and mga kasurek o nag-aayos ng linya ng kuryente. Wow. Kasi yung ibang parte kasi dito sa Bicol, sa Naga, is wala pang kuryente kasi nung may dumaan na bagyo, si Bagyong Tisoy. Marami talagang natumbang poste, marami nasira. Pati yung shop, yung computer shop namin, nasira din siya. Buti na lang, yung mga computer is naiuwi ko agad sa bahay. Naiuwi agad namin sa bahay. So, ang na-damage lang naman is kaunti sa bubong. And, ayun, wala na. Sa bahay naman namin, nabasag yung bintana. Tapos, pumasok yung tubig sa loob ng bahay. Kasi yung labahan namin sa may likod is, barado pala yung yung daanan ng tubig. So napuno nang napuno doon hanggang pumasok na doon sa loob ng bahay. Buti na lang naagapan, itaas yung mga gamit, lalo na yung mga bigas. Siya doon lang sa baba yung mga bigas naitaas din siya. As in talagang tulad niya sa Petron na yan, nakikita nyo yan, yan nasira din niya ng bagyo yan. So marami na naman, nakaka-recover na naman yung mga taga rito sa Naga. Pero ang tinamaan talaga isa may Sorsogon sa may Legazpi doon. And isa pang sa probinsya ko talaga kung saan ako taga ron sa amin sa Oriental Mindoro is malaki din yung nasira ng bagyo. So talagang malaki yung pinsalang na idulot ng bagyong Tisoy. Pero sa ngayon kung makikita nyo naman is napakaganda na ng panahon. Oh, buti na lang walang traffic kasi kadalasan dito sa part na to sobrang traffic. Matalapik eh. Oh, one bar na lang naman ako.
kasi kaya nagta-traffic is dahil ng mga bus na yan, yung bus na sasaunahan. Tapos itong truck na to, yan, kita nyo yung bus nung lumiliko. Kasi may daan naman kasi isang ano, sa may diversion sa may Almeda Highway is pwede naman dun yung mga bus, pero dito sila dumadaan for the passenger, siguro para makakuha ng mga pasahero. So malapit na tayo dun sa pupuntahan natin, and sana meron. Sana ba siya? Ito lang sa parte natin. Makasama. Ah, dito sa Winstack. Okay, okay. Ah. So. Eh, si Kuya yung nakapula yung gumawa ng side mirror and ng ano ko dati. Kuya, nag-ano kayo dito nung ano? Nung yung bang Motovolt na may charger? Motovolt na may charger? Kayo nagtatakid na? Hindi naman para dito, para doon sa isa. Dadating pa lang. Saka voltmeter? Meron din nga. Magkano pa yung voltmeter? Depende siya sa loob. Mapili ka lang. Ay, okay po. Pwede pa kaya itong lagyan ng Motovolt dito? Yung walang charger? Sa tingin mo, kuya? Yung walang charger? Oh, yung walang charger. Yung cellphone holder lang, yung Motovolt na cellphone holder. Pwede pa kaya? Pwede. O sige, hintayin ko lang yung kasama ko. So ayun, tinitingnan nila yung motor. Pogi kasi. Ayun po. Na, nandiyan na siya sa likod, papunta na siya. Ayun, ayun po. Sticker lang po yan, dyan kayo. Kay Dondi po, opo. Yung dalawang to, ito, ito saka ito, para bumuka na lang siya. So, ayun na nga po, tapos na ako magpagawa. Pinalagyan ko po siya ng tawag dito, itong ganito, tapos CP holder, kasi di ba sabi ko pag nagbabiyahe kami mahirap. So okay na. So ayun na po, kaalis lang namin doon sa pinagpagawa namin, eh sobrang init na. Kung makikita nyo naman, yan na yung pinagawa ko. Pag walang cellphone, medyo nagbabibrate siya. Natin.
So kung mapapansin nyo mga sir, nagpalagay ako ng RCB na ano to, para sa hawakan, sa handlebar nya, and RCB na cover para sa clutch, sa clutch. And itong ano, parang ano bang tawag dito, ito, itong haba na to, saka itong cellphone holder na sec. Yung camera ko, yung secondary cam ko, hindi ko pa nalalagay kasi papagawan ko pa siya ng kapitan, kaya hindi ko pa siya nailagay. Sobrang init. Okay guys, dito ko natatapusin yung ating vlog. So sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, please subscribe to my channel Chilly Rides, and click the notification bell para sa upcoming videos natin. So hanggang dito na lang guys, ito yung final looks ng motor natin. We'll be right back.